Talambuhay ni San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador ay ipinanganak na mahirap ng kanyang mga magulang malapit sa Madrid, Espanya noong taong 1970. Siya ay nanilbihan sa isang mayamang may lupa na si Juan de Vargas sa kanyang sakahan sa paligid ng Madrid. At ginawa siyang katiwala ng lahat ng kanyang lupain sa ibabang Caramanca. Ang Caramanca ay isang bayan sa Espanya. Tuwing umaga, bago pumunta sa trabaho, si San Isidro ay laging sumisimba at nakikinig ng misa sa isang simbahan sa Madrid. Isang araw ay nagreklamo ang kasamahan niyang nagtatrabaho sa kanilang amo na laging nahuhuli sa pagtatrabaho tuwing umaga. At nang mag-imbestiga ang kanyang amo, nakita niyang nagdarasal si San Isidro. Habang isang anghel ang nagbubungkalan lupa para sa kanya. Sa isa namang okasyon, nakita ng kanyang amo si San Isidro na may anghel sa kanyang magkabilang tabi. Kaya, katumbas ng tatlong magsasaka ang nagtatrabaho. Si San Isidro din ang bumuhay sa anak na babae ng kanyang amo na mayapa na at nagpabukal ng tubig sa tuyong bukirin upang mapatid ang uhaw ng kanyang amo. Si San Isidro ay kinasal kay Maria Toribia na itinanghal na santa bilang Santa Maria de la Cabeza sa Espanya dahil ang kanyang ulo o kabeza sa wikang Kastila ay ipinosisyon kapag tagtuyot. Si San Isidro at Santa Maria de la Cabeza ay may isang anak na lalaki at namatay sa murang edad na minsan ay nahulog sa isang balong malalim ang kanilang anak. At sa pagdarasal ng taimtim ng mag-asawa ay milagrong tumaas ang tubig kapantay ng lupa. Dinala ang kanilang anak na ligtas at buhay. Si San Isidro at Santa Maria de la Cabeza ay sumumpang hindi na magniniig at tumira sila sa magkahiwalay na bahay. San Isidro Labrador ay namatay noong Mayo 15, 1130 sa kanyang bayang sinilangan malapit sa Madrid. Noong gumaling sa isang malubhang sakit si Haring Felipe III sa pamamagitan ng paghawak sa banal na labi ng santo, pinalitan niya ng pilak ang kanyang pinaglalagakan. Si San Isidro Labrador ay binatipikahan noong Mayo 2, 1619 ni Papa Pablo V. Diniklara siyang isang santo tatlong taon ang lumipas ni Papa Gregorio XV, kasama si San Ignatius de Loyola, San Francis Xavier, Santa Teresa de Avila, at San Felipe Neri ng Roma noong Marso 12, 1622. Sila ang limang pinakadakilang santo sa panahon ng Catholic Reformation. San Isidro Labrador ay patron ng mga magsasaka, manggagawa, at rural ng komunidad. Ang halimbawa mo.
banal na misa ay nakikiisa. Habang siya ay nananalangin, anghel ang siyang nag-aararo. O mahal na patron San Isidro Labrador, pinta kasi sinta ng amin na yon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Dahil sa taimtim na panalangin, anak ng amo ay muling nabuhay. Maging ang kanyang sariling anak, mula sa balon ay nakaahon. O mahal na patron San Isidro Labrador, pinta kasit sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Ika'y ehemplo ng payak na pamumuhay uliran sa kabanalang iyong taglay. Laan ang diwa para sa kapwa, sa pag-ibig sa Diyos ay huwaran. O mahal na patron San Isidro Labrador, pinta kasit sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan